Good morning mga inanyo at mga anak. Today's video, inabangan natin ang pagsikat ng araw dahil pupunta tayo dito sa Pebbles Beach ng Surigao City. Dito po natin naisipan mag-alusal. Ayan po, nagluluto na po si Mudra ng ating breakfast. Kita niyo naman po, ang dami pong pebbles dito. Ito pong beach na to, puro pebbles. Buhay na buhay po ang mga bato rito. Meron pong maliliit, merong malalaki, merong matataba, merong mapapayat. Pero totoo po yan po. Yung beach na yan, puro ganyan po, puro pebbles po. Wala po siyang buhangin, puro bato-batong ganyan. Kakaiba po talaga ang beach na to. Puro pebbles. Sobrang ganda po at tahimik. Kita niyo po, aga namin po dito, umaga pa lang. Dito na po kami. Dito po namin naisipang mag-almusal sa tabing dagat. Kita niyo po, wala pa pong tao. Kami po ang unang-unang tao nandito. 4:30 pa lang. Andito na kami, mag-alas 5. Para po makita tong beach na to at ang pagsikat ng araw. Nakaka-relax po kasi ang tignan, ang dagat at ang pagsikat ng araw. Tapos tumitingin lang po kayo dyan sa alon. Pag narinig niyo po yan yung alon, mayroon pong tunogan dahil yung mga pebbles, naghahampasan sila yung may tunog po siya. Maganda po sa tenga, maganda po, relaxing. Total, relax di pa rin po ni Mudra ngayong araw. Kaya po sinusulit dahil malapit na po kaming umuwi. Kita niyo po, ang gaganda ng pebbles. Iba't ibang kulay, iba't ibang laki. Meron pa po mas malaki niyan, yung talagang malalaki niyan. Nasa tabi lang po, dyan sa bandang likod. Tinabi na po nila. Ayan po si Mother, nagmumuni-muni, nakatingin lang sa alon, sa dagat. Ano kaya ang iniisip ni Mother na to? Ano? Siguro iniisip niya, ano kaya malulutuin kung wala naman nito sa pag-uwi namin. Kita niyo po, relax na relax po si Mother. Maganda rin po yan para ng hangin sa riwa. Ayan po, kita niyo po mga pebbles. Tinuturo niya po doon yan, mas malaki, sabi mas malaking bato. Di po talaga nasaang panoorin dito. Sana nakikita niyo talaga to, yung actual, nakita niyo po talaga yan, maganda po yung mga pebbles na yan. Pwede talagang pwede kang maglakad-lakad dyan na niyumpahan niyo po yung mamassage kasi yung bato po ano sa inyong paa. Di naman po massage yan kasi flat na flat po yung mga pebbles na yan. Di naman po matatalas. Ayan, may bata taga dyan po naglalaro sa tabing dagat. Yan si Mama, konting lakad-lakad po para exercise. Tapos po, ayan, pauwi po kami. Yan po yung port. Itong lugar na po to, tinatawag po nila itong boulevard. Andito po yung mga kainan at may hotel dyan. Ayan po yung puting building sa kaliwa. Ayan po yung tavern hotel. Dito na po sa gitna, yun po yung night market nila. Mga kainan, mga tindahan, ng kung ano-ano. Tapos po sa gilid, beach, overlooking. Kung makikita niyo po yan, no, yung isla. Yung isla na yan, ayan po yung Dinagat Island. Sa likod pa po niyan, yung Siargao. Yan po yung iisang dagat na masasakupan lang. Sakop pa po kasi ng Surigao del Norte, ang Dinagat Islands at ang Siargao. Kaya po itong Surigao del Norte,
sakop niya. Ayan po, madami po mga nagtitinda dyan. Punong-puno po yan. Lalo na sa gabi. Maganda po yan. Masaya. Madaming tao. Tsaka maraming bili. Maraming pagkain po. Maganda po dito. Ayan. Ayan po. I love Surigao. Kita niyo po. Fresco po yan paghapon na. Tapos ayan po. Nakikita niyo po yung lancha. Ayan. Ayan po. Diyan po ang sakayan ng papuntang Dinagat Island. Diyan po kayo sasakay sa mga lanchang yan. Malalaki po yan. Huwag po kayo matakot. Ang papunta sa Dinagat po, pagsumray kayo dyan. Isang oras lang, makakarating na po kayo doon. Tapos, yung susunod naman po, na, ayan, na sasakyan yung lancha, tsaka po yung nandun pa sa unahan. Yan naman po ang sasakyan, papuntang Surigao. Pag Surigao naman po, ang biyahe nyo dyan, 2 hours or 2.5. Pero kung yung Roro, medyo matagal, 4 hours po. Tapos po, ito naman ang kanilang City Hall. At ngayon naman po, ito na po yung dinner time namin. Naisipan namin po, subukan tong bagong kainan dito sa Surigao. Nandito siya sa harap ng Gaisano. Ayan po, Arianas ang pangalan ng restaurant. Maganda po yung pagkagawa niyo po. Kita niyo po. Modern style, parang industrial nga po eh. Hinayaan lang po yung mga poste niya na o yung mga pader niya na walang pinto. Yung talagang raw po siya. Kaya unique. Maganda po yung design. So, naisipan po namin sa taas kami, uupo. Dahil, yan pa po yung kumakanta ng live dun sa baba. Parang ano po ito eh, bar and restaurant. Ayan po, cafe, bar and restaurant. Ayan, umakit po kami, dyan po kami sa taas. Maganda po siya, bali pa lang. Pero, konti pa lang po yung mga ino-offer nilang pagkain. Kaya, dahil siguro, tinatry pa po. Yun, bahay niyo po nila yan. Ayan po, dito po kami sa taas. Overlooking sa baba. Marami na rin pong kumakain. Pero hindi naman po punuan. Sakto lang po, kere lang. Kaya po, ayan. Dito kami nag-try kumain. Total, gusto pa na po kami ng merienda namin. Pero para lang po hindi magutom. Ayan o, tapos na po si mother kumain dyan. At ito po yung